Ito isang proof na kung gaano kahalaga ang isang deed of sale kapag bibili kayo ng sasakyan. Kasi marami akong na-encounter na buyer na nabili nila yung sasakyan, naka-open deed of sale. Meron marami din mga seller na binibenta yung sasakyan ng mga open deed of sale. So, kung ikaw yung buyer na gusto mong secured, safe, at walang magiging sabit ang pangalan mo at yung pangalan ng sasakyan, kung ikaw man ang seller or yung buyer, so ang deed of sale parehas po sa inyo importante para safe ang pangalan ninyo sa whatever problem na dumating dun sa sasakyan. So panoorin nyo itong video na to. Isa itong proof, isa itong example kung bakit kailangan yung deed of sale. Halos may helmet. Doon, nalaglag. Nalaglag, okay. Sa bulsa po ng jacket ni Mr. Ryan. Okay. And then, ilang saglit lang po, bumaba po sa sasakyan. Innova. Ano ba yun? Brown? Innova. Gray? Anong kulay ng Innova? Bronze po. Bronze? Bronze, metallic. Okay, may bumaba. Ayun, naka-green. Ay, tinakpan muna. Tinakpan pa ng bag. Okay. Opo, and then, at saka, pinulot po. Pinulot yung 100? Yes, 110,000 pesos po. Sana hinabol niya yun. Apo. Pero kung matino siya, habulin niya, hoy, mama, yung pera mo na nahulog. Talagang hindi honest. Very dishonest yung lalaking pumulot. At naplakahan. Naplakahan po. PTQ 881 Innova 2011 Bronze Mica Metallic. At ito po ay nakapangalan kay Nestle Reyes. Nestle Reyes. Nestle R. Reyes yung pangalan. Apo. So nung tinext niyo po si Ma'am Nestle. Nung una po sumagot. Tapos sinabi niya po na benta niya na po. Tapos sinanapan ko po siya ng patunay na naibenta niya na yung sasakyan. Eh ang kaso po, binabaan niya na kagad ako. Sabi ko lang po, kung talaga nabenta niya, dapat meron kayong patunay na deed of sale man lang. Exactly. So ayaw niya po ipakita yung deed of sale? Wala po ma'am. Wala po. At niya sinabi kung kailan niya binenta at kanino niya naibenta? Hindi po. Binabaan niya na po ako. Sana kung naibenta niya yon, meron siyang deed of sale. Attorney Pao Cruz, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Attorney Pao, nakita mo naman yung video, yung nakapulot, of course, dinideny niya nung puntahan po nitong si Sir Ryan kasi ng registered owner, itong Nestle, ang pangalan ay Nestle R.A.S. Yes, sir. Yun ang nakalagay sa registration sa LTO pero dinideny niya, hindi raw siya yon at minura pa itong complaint natin. Now, pwede ba magsampa ng kaso itong si Ryan at kung pwede, ano mga kailangan dapat patunay at anong kasong pwede maisampa? Ganito po, Senator. Yung lalaki po, definitely kung sino po yung nakapulot ng pera na nawala po ni Sir Ryan, siya po ay maaari po nating kasuhan ng theft once po na na-identify natin kung sino po ang pagkakakilala niya. Dahil meron pong intent to gain doon sa pagkuha niya ng pera. Doon naman po, sir, sa may-ari po ng sasakyan na si Ma'am Nestle Reyes, kailangan po nating maimbestigahan kung siya po ay directly involved or may katotohanan po ba yung sinasabi po niya na naibenta na niya yung sasakyan. Kasi ang naisip ko dito, Attorney Pao, magsampa na agad ng kaso itong si Sir Ryan laban doon sa registered owner ng sasakyan para ito ay lumutang sa korte and then she has to prove to the court na naibenta na nga niya yung sasakyan at hindi siya ang may-ari. Sir, dahil hindi po siya yung actual na kumuha, kagaya po ng sinabi ko kanina, pwede po siyang kasuhan ng obstruction of justice. So maaari po nating maisampa yung kaso, hingi po tayo ng detalye para po maisampa yung kaso ng obstruction of justice laban po kay Ma'am Nestle. Tapos bahala na po siyang magpresenta din ng kanyang ebidensya sa korte na kagaya po ng sinabi niya, Senator, na naibenta na po niya ang sasakyan at hindi ang sabi niya. Involved. Yan ang sabi niya. So again, kung nakikinig po si Nestle R. Reyes, kung hindi po kayo yon, pumunta kayo rito at magpakita po kayo ng deed of sale. Patunay na talaga na ibenta nyo na yon. So kung nakita nyo yung video, ang tanging hinahanap na proof na legal documents is yung notarized na deed of sale. So kung merong hawak ng notarized deed of sale, yung first owner ng sasakyan, automatic maaalis sa kanya yung liabilities or yung pwedeng may kaso sa kanya. Kumbaga matatanggal siya doon sa list of suspects. So ibig sabihin yung deed of sale,
yun yung nag-save sa kanya. Now, kung sakali na ibenta man, halimbawa, first owner, nabenta sa second owner, then yung second owner, sabihin natin may deed of sale sa first owner to second owner, then yung second owner, maging reason niya rin na naibenta niya, so dapat si second owner, meron din siyang proof na deed of sale galing sa kanya papunta sa third owner and third owner and so on and so forth. So dapat tuloy-tuloy po yan, dapat hindi po yan nakakat. Okay, so yun lang, and I hope may natutunan kayo sa video nito. Thank you.